Ang dami nyo iba, si Bruno lang to. Ako lang to. Sabi nila dito. Ayan, nako. So, Lunox back siya para sa side ng Team Payman Boss and Lapu Bruno para dito sa ating Sir Jack Esports. Ikaw, Prof, sa palagay mo dito, naging enough naman, tulad yung sabi mo kasi kanina, yung not enough damage. Eto bang Bruno, enough damage para sa lineup ng Sir Jack? Oo, para sa akin, kasi nakatapat ako ng isang Bruno. Ang cut niya ni Erdy, Roger nga, iniisip ko kanina eh. Pero meron pala sila dito, hugot eh. Tiga Cristo Tolo. Oh, W? Oo. Hindi nagsasabi, Prof, grabe. Kaya pala iba yung mga place dito ni Sir Jack eh. Oh, meron silang hugot. Di ba? Merong ano to, may hugot sa ibang bansa. May import. Import. Importers. Nanonood kasi na liga to si Athena kaya import eh. Sa atin doon lang tayo sa mga local na SK barangay. Kaya hugot-hugot lang. Di ba yun ang tawag sa mga barangay? Oo, pag barangayan lang. Taga-kabilang baryo yan eh. Dati talaga guys, trivia lang. Dati nag-ano ako doon, announcer. Ah, ganun? Nakay number 10. Oo, legit. Stig. Eto na Max, para sa ating game number 2. Let's go. Yes, let us go into the land of dawn. Team Payman Boss versus Sir Jack Esports. Item check tayo na mabilisan dito. We can see na. Magkakaroon nga ba tayo dito ng Hunter's Knife para sa magkabilang team? And I think that is going to be a Hunter's Knife because yung Selena nandito na kagad sa jungle camp ng Sir Jack Esports. So this is going to be an early purple buff for both sides of the team. Tama. Yung pinag-uusapan natin kanina sa drafting pa lang, yung clear wave dito ng isang Grak nakukuha kagad nila. If I'm not mistaken, siya din yung Johed kanina, no? Si Grak na yun, si RZ. Si Grak, yeah, si RZ. Oh. So, gusto ko makita kung gaano siya nag-perform kanina as a Johed, kung gaano siya ka-agresibo, kung gaano siya ka-perwisyo. Eh, tignan mo, eto na. Speaking of perwisyo, gusto na ma-merwisyo ni RZ dito. Pero, ayun na nga, pinagbunggu dito. Naku po, magkabila sila ng target dito. Two, tinamaan with a triple U. Sinasalubog siya dito ni Sama. Nasa na normal, going in with a wala pa siyang damage pero nakuha niya dito si Lunox. Nice, pwede silang umisa pa. Disengaging for the side ng Sir Jack Esports. Ang ganda, mainit sa flicker. Etong si Sama. And Miles Cutie as well, Prof. Ang ganda nung Abyssal Arrow na binitawan niya. Hindi ina-expect ng Lunox yun na biglang may papasok na Abyssal Arrow doon. And yun ang naging reason kung bakit sila na-pick offan ng isa dito. Nakita naman natin, sinagot agad ni RZ yung sinabi mo, Prof. Gusto niya ako makitang agresibo. Tara, punta na kaagad tayo sa jungle camp ng Team Payman Boss. And nagbunga naman yung pagpunta nila. There goes the first blood para sa side ng Sir Jack. Inubo pa nga dito si John against RC trying to defend. Sige, patawa ka pa dyan. At inarika, tira, tuturo ako tumatak. Ibigyan nyo ako ng isang magandang clash agad. 5 versus 5. Oh. Uminit dito. Uminit si Prof. Firepower ng dalawang kupunan. Team Payaman, kailangan ko kaya ito makikita like, kailangan maging maasim or maruwisyo. Pwede na magmaasim ang Team Payaman Boss since meron silang may Johed Blast. Proper execution na hindi nila magawa pero dito yung turtle is going to be reset by Sir Jack Esports. Ang ganda ng ginawa nila rito pero look at this, si RZ talagang minamama na yung Team Payaman Boss. Wala nang pakialam kahit ilan pa sila rito, as long as ma-zone out niya, papalag lang talaga. Oh, giving a lot of information. Ejector, kinasa na rin dito. RC, may follow-up arrow. Bisal arrow? Kaban sa likod naman. Nginangat. Nekale, hindi ka makakaligtas ngayon. Eh, malamang, open up na dito ang portal. Nekale is down. 0-2 for the side of Sir Jack. Nako, as of now, 0-2 tayo in favor of Sir Jack Esports. The third is being taken, pero aggravated na nga rin ang ginawa dito. Pebbles with your Mountain Shocker. Pero that is not enough para maagaw mo yun. Especially kung wala doon yung retry natin. 2-0 tayo, nabanggit ko kanina, 3 minutes into the game, 7-5 to 6-8. Hindi ganun ko na kayong kalamangan natin dito, but as we can see, both of the hyper carries dito, Yes and Shin in Bruno, hindi pa nakakabuo ng kanika nilang Raptors machete, pero the aggression is real coming from sabi kasi dito guys, niya, no, eh, na maasin. Oh, yan yung sinasabi mo dito with the kick, nahuli ka nga dito, nasa wild shot, Jesus, kumapit habang may pagtag. Sinika rin na naman. Si Miles Cutie, walang forever, another arrow. Si John. Pero damage si John. Kami, yung bola. Si John, sinasama, John, takbo, John, and Nikale. Takbo, nagsama pa. Ito naman, Ejector. Ejector? Ito this one, power, nakuha naman nila. At least may kapalit sila doon.
Most likely, muntikan pa silang dalawa doon, Max, ha? Oo. Luckily, nagkaroon ng shield with the ejector si Nikalay doon. And Prof, that is not a good exchange. Why? Hyper carry. Or yung Yisushi natin ang na-pick off. So, madi-delay siya compared dun sa Bruno natin na as of now, tuloy-tuloy pa rin sa pag-clear ng kanyang respective jungle camps and nakakakuha pa siya ng mga minion. Good para sa side ng Team Paimon boss, especially right now na hindi sila nagiging aggressive. So, yung map control natin, hawak ng Sir Jack Esports dito even though meron silang Johet. Mm-hmm. Ayan na nga, Mountain Shocker Pop, getting a lot of information. Good move, ah. Props kay RZ kung paano siya mag-zone out, di ba? Meron silang vision and mission. Meron pa silang ano, wall or protective wall, pan-delay. Pang block, oo. Exchange or mirror move na tinatawag dito. Yes, this exchange is not going to be good kasi kanina pa natapos yung push dito sa top lane ng Sir Jack Esports. And right now, they're wanting to take the middle lane turret pero Nikalay dito with ejector. Hmm, sabi niya, injector lang pala eh. May pagsalo dito Nikalay, the rest of the gang. Kale doing a great job. Zone out naman. Naku po, si Ramen, siya ang kumakain. Makakaalis muna ang Team Paimon. Delikado yung mga pinagagawa dito ng Team Paimon boss. Sumusugal sa ganyang positioning ang Team Paimon while up na rin ang next turtle dito. Parang Prof B, bagong luto si Ramen. Mainit eh. Oo nga, diba? Mainit. Ayun na nga, pinag-initan. Sabi bato, pwede na mainitan ang bato. Naku po, si Shang. Shang, sinaba. Another one! Ang perfectus dito. 3-man down for the side of Sergio ng Esports. Hindi pa tapos. May follow-up pa dito. Miles Cutie trying to escape. Pwede pa ejector. Uy, okay ba ejector doon? Pagtalon, pakabila. Okay, good move ang ginagawa dito ng Team Paimon. Punch after punch na bigla ang Sergio ng Esports. Error na maling wrong mistake yung ginawa dito ng Sir Jack Esports. Masyado silang naging greedy onto that middle lane without knowing na si Sho ang ganda na ng setup dun sa likod. Hitting that Way of the Dragon kay Loren na napunta sa turret pero onto the top lane another Way of the Dragon. Way of the Dragon, walang paling dating ang ginagawa dito. Kinain siya ng pating. There go 5-3 in favor of Team Paimon. Of Team Paimon boss. Bumalik yes, the current momentum nasa kamay na nila. Yun na nga. Ay, hindi, joke lang. Kala ko mahuhuli siya ng wild charge. May pagharang makakaligtas naman. Si Nikalay? Habang si Nikalay and the rest of the gang will back away muna. Hinuhold na nila. Pararamdaman ko, Maxa. Hinuhold nila yung momentum na nagigain nila from the previous clutch moments. Another thing that is happening on the middle lane. Ako. Sabi ni John dito, wait lang. Time first nga. And naglaho dito si John. They want to get that MM. Most likely si Nikalay pwede na yung sunod. Waiting for the next arrow. Tinamaan na nga. Habang si Sho nasa likod. Sabi ni Sho, wala akong masisipa. Medyo masakit ang kanyang tuhod. Nikalay backing away. Oh ang ganda ng wild sa mukha. Nabubok na dito. Mga sir, etong si Cho. 3-man down for the side of Team Paimon. Biglang bumaliktad ulit. Kanina sabi ko, inaalagaan nyo, bigla nyo pinayaan. Seesaw moment, sabi nga ni Ate B kanina, no? Nagsiseesaw yung current momentum ng laban natin. Sir Jack, Team Paimon, tapos balik ulit dun kay Sir Jack. And look at the items dito ng ating Bruno. Going for the Endless Batting, Lapu-Lapu with the Bloodless Axelina, going for the Clock of Destiny. Whilst yung Aling Alice, Clock of Destiny going for the Winter Truncheon para mag-grow as a player. Yung ating Jawhead, meron din dito yung Brute Force. Hepta si na yung Claude, ay yung Chew natin. Yes, Unshin going for the BOD. Lunox with the COD, pero on to another pick off. Yun. Nakuha na nga nila yung ano, no? Yung another one. Sama na naman sinama. Item check. Ayan, actually, Prof, kakabanggit lang din naman natin ang item dito. Si Baksha already having the Antikiras. Yun yung kagandahan dito sa side ng Superman boss. Ang pinaka-counter nila talaga is si Bruno, which is good kasi yun nga naman yung damage early on to the... Ayan na nga, nag-orb out na dito. Diyan, maganda kanyang pwesto habang going in si Loren. Na, hindi, nakuha dito si Kittel. Maalihop combination, Bruno is down. RC, susunod na nga ba? Naku po, RC, takbo. Most likely, mapipin down ka dito. Diyan, show, habang si Nikalay, 3-man rotation. Habulin nyo lang hanggat gusto nyo, aabutin na kayo. Pero kukuha lang siya ng ano, kill tower. Shutdown to, shutdown. Yun, kill tower lang. Sabi niya, safety lang. Safety gold tips lang. Para easy lang. Grabe yun. Ang tindi ng takbong ginawa doon. Takbo, masamang tao. Nagnakaw ng buko talaga yung ating, ano doon, yung grak, no? Ang layo! Nagmarathon, pro, para lang makaiwas sa possible kill na makukuha ng Team Paimon boss. And Team Paimon boss is on the current lead. Turret-wise, objective-wise, as well as yung gold. Momentum, hawak na rin nila. Though yung map control is still balanced, hindi pa sila nakakatry ng jungle invade sa kabilang side. Why? Buo pa yung middle lane turret ng Sir Jack dito. Meaning,
kaya pang depensahan ng Sir Jack yung mga jungle camp sila dito. Pero kailangan pa rin mag-ingat ha, no, ng Sir Jack, since yung Team Payaman boss dito ang gaganda nung ginagawang setup yung Cho specially on hunting down Lauren every time. Ayan na nga sinasabi natin dito, no. 7-6 waiting for the perfect timing. Etong Team Payaman, pwede pa naman ibalik to eh, no, Max. Yung yung mga ganito, kanina talo sila from the recent exchange. Talagang nagsisiso after siso kahit wala sila sa playground. Mm-hmm. Nakakita tayo ng magandang laro for both teams. 9 minutes max. Kanino na pumapabor yung mga ganitong oras para sa dalawang punan? Ganitong oras, prop, we could expect dapat na both of the hyper carries eh malakas na. Pero since very aggressive sila pareho, nahihirapan umitem yung Bruno natin at yung Hee Sun Shin. And para sa Sir Jack Esports dito, what they need is the Abyssal Arrow to connect. Mm-hmm. No, dun sa mga squishy heroes, nagko-connect naman, yes. Pero most of the time, sinasalo ni Nikali and ni Kale. And yun yung dalawang makukunat na miyembro ng Team Payaman. West Team Payaman, kapag they keep up this kind of momentum against Sir Jack, they could win the game. No, kasi ang ganda eh ng current momentum nila, every team fight, yung execution nila ng lineup nila, ang leanness, alam nila kung sino yung dapat nilang targetin. Positioning para sa Lord dito, Max. Positioning maganda. Yung pwesto ni Nikali dito is actually guarding the Lord. Sakop na vision nung pwesto niya ngayon. Ito ah, may napansin ako on to the top. Maganda yung positioning nga dito. Naku, nahuli dito. Si Grak, alam mo naman pag-abi ito, lalo alimpuyo. Aba, Miles Cutie, the rest of the gang backing away. Jan, tinan mo naman, sumasalisi. Walang nakabantay dyan. Abang si Roy Sama, going in. Naku po, kahit hindi na lang may lakukan. Ang sarap nilang batu. Going in with a blow. Suppress, nag-winter transition. Naku, nag-grow as a player pa nga dito. Sama, tumatama ang kanyang galawan dito. Pero going in against 4-man rotation. Down you go. Si Sama. Ejector. Siyempre, pwedeng sundan ang nauna. Habang may pagulong dito sa likod. Mapag-apa. Head-on collision. Ang ganda ng flicker. Pakakalik. Ang ganda rin ng knock-up, may backup pa nga dito. One chance sa mukha pero hindi ko mabinutter. Most likely makakaligtas. Etong si RC, Team Payaman Boss, back on their game. Questionable yung ginawa ng ano doon, ng third jack mo. That is just a level 1 Lord. They could actually defend that if they want to. Pero pinilit nilang i-commit. Tapos wala pa silang retriever. No? Si Loren ang unang na-pick dito ng Team Payaman Boss. Pero they still committed. I really wonder why. Pero Team Payaman Boss dito, ang ganda ng mga ejector ni Nikalay. Isa talaga si Johed Pro sa pinakakailangan iwasan dito ng Sir Jack as a now. Mukhang Johed wins game ba yung atang parating dito ni ano ni Sir Baymax PH. Eto na, may pagwelo na naman dito, pagulong. Etong si Kale, gulong lang ng gulong. Oh no. Going in ba si Sama? Hindi. Joke lang naman, habang binabasag ni dito, on to the top, defending si Ramen against Show. Kaliwat kanan na yung suntok dito ng Team Payaman Boss. Hindi pa nila alam kung sino ang kanilang priority. Well, nakahinga sila ng bahagya for the next minute. Ito yung sinasabi kong kaya nilang depensahan, Prof. No? Mm-hmm. And napakita at napatunayan naman nila ngayon. Pero still, Team Payaman Boss, 38,000. 8,000 na yung kalamangan nila while Sir Jack still at the 30,000 limit. Let us check the item of Lunox dito. Isa si Lunox ngayon sa pinakamataas yung damage output. Divine Glib naman pala eh. Kaya naman pala natutunan ang mga miyembro ng Sir Jack Esports dito whilst yung Hee Sun Shin natin with the Endless Battle already. Johed, Athena Shield, medyo may kakunata na. Bruno, napa-force to Queen Swings, Prop, kaya nabibitin ang damage ng Sir Jack Esports dito. Was going for the BOD na yung Lapu-Lapu natin. Actually, Lapu yung pinaka-highest net worth sa side ng Sir Jack Esports. And going in na, nagkagulo na dito sa map. Ah, may kasalanan niya. Papangan nilang mountain siya, revealing all the position ng Sir Jack Esports. Takbo na muna kasi hindi sila makaka-counter go. Nakapag-ready naman dito siya ng kanyang tore. Biro mo yung ganung bait lang. That's a simple move. The Pugak strategy inilabas na dito ng Team Payaman Boss. The classic moves. Mm-hmm. Grabe. Isa talaga, nabanggit ko to kanina, I think, first game. Mm-hmm. First series of the day natin about the split pushing potential of isang Chu. No, and yun yung pinatunayan sa atin dito ngayon ng Team Payaman Boss. They were actually winning that team fight dun sa may masigit na eskinita. Ang laking bagay nun para sa isang Alice. Pero napilitan silang mag-back away since yung Chu natin binabasag yung inhibitor turret onto the top lanes. Good decision para sa side ng Team Payaman Boss. And as of now, momentum-wise, is still on the hands of them. Sir Jack Esports really needs to find a way para makabawi dito, Prop.
Tama, kailangan na nila ng anghel sa totoo para makabawi dito ang Sir Jack Esports right pick off, pero hindi nga nila makuha yung positioning nila eh, kasi on point eh. Si Jan kasi, naka-CCTV to eh. Every time na gusto nila magtago, di ba? And, para magamit yung ganyang mountain shaker na very effective, sobrang ganda ng communication nila right now. Kasi may part dyan na, sige, clash tayo. Pacheck nga again. O, di ba? Sabay tatahimik, hindi maging agresibo ang Team Payaman, boss. Yung position nila, ganyan. Unless, meron ulit silang mountain shaker, masasamid pa ako. Ayan ako, inom ka muna ng tubig dito. Pero isa pang bagay para sa side ng Sir Jack, hindi na nag-work yung vision mission ng isang Selena. Hindi na tayo nakakita ng trap. Makikita mo dito sa mapa natin, walang trap na nakatapag yung Selena natin dito. They're trying to pick off someone, but hindi nila magawa, especially against skill na nila medyo may kakunatan ng... Naku, hindi ka makakarampa. Ang ganda ng pagkaharang dito. Pero gusto nila i-burst. Hindi nila ma-burst. Puro gusto nila. Puro kumpiyansa. Pero walang gawa din. Etong Sir Jack Esports, backing away. Open ang Lord. Alam nila kung saan nakaposition dito. Pero hindi nila nilalaban dito. Habang ito, si Nikolay. Tinan mo ang ganda ng pinagagawa niya. Ang ganda ng zone out dito. Alam nila rin ang position ng Team Payaman, boss. Saan manggagaling. Well played ang ginagawa ng Team PB against Team SJE. Nahuli na si Baksha. That's a questionable move, ha? Kahit lamang na lamang kayo, nawawala yung discipline nyo. Delicate yun. Oo. Diba? Isang maling wrong mistake yung prop, no? A possible comeback para sa side ng Sir Jack Esports since hindi pa naman ganun kalalim. No? Yung pagka-late nila against Team Payaman, boss, there's still a possibility for a comeback potential dito. What they need lang naman talaga dito, maka-item yung alis natin na si Roy Sama. Miles Cutie, kailangan lang talaga kumalat yung mga Abyssal Trap. Look at the item dito, not enough damage pa coming from the Alice. I was expecting a Holy Crystal dito or at least yung Glowing One, pero wala. No, right now, the Lord is matching onto the middle lane. A team fight is bound to happen nga ba dito? I think hindi muna natin sila go-go. Babasagin na muna nila dito ang kanilang mga tore. Pero may pagsipa pala. Joke lang na hindi mag-go-go. Wild charge siya dalawa. Tinamaan na nga. Nahuli na dito si John. Habang susunod naman, etong si Sama, tinamaan na habang yun. Kala kayo dyan mag-away-away. F*** lang ako dito sa mga minions habang napakagat labi with the braces on. Etong si Athena, Rikat, may paghawi na rin sa kanyang mga peking bangs. Grabe. Nahuli na rin sa mukha. Sama is down. As well, tinamo naman si Loren. Naku po, going in. Tinamaan na si Lunok sa kanila si Tutsuts. Naku, Church again. And there you go. They want to take down Crack. Naglalaon na parang pula. Five man. And it's already 1-1 for the side of Team Payaman, boss. There is also a maniac para dun sa show natin. Parang